Alam mo, kailangan na talaga itigil ang mga hazing na nangyayari sa mga fraternities dito sa Pilipinas. As a matter of fact, ano, most of you may not know this, ano, pero it's illegal. Okay, may batas tayo against hazing. May anti-hazing law tayo. The Anti-Hazing Act of 1995, officially designated as Republic Act No. 8049, is a Philippine law that regulates the act of hazing and other initiation rites in fraternities and sororities in the country. It prohibits and penalizes physical harm and violence in such practices. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi pa natatauhan itong mga fraternities na to na itigil itong practice na to o tradisyon nila. At tingin ko ah, kaya hindi pa ito tinitigil kasi konti lang yung mga nahuhuli. At hindi lang yun ha. Pag nahuli sila, ang tanong natin is makukulong ba yan mga yan? O magkakaroon ba talaga ng hustisya sa mga biktima ng mga hazing? Ngayon, bakit ba nag-umpisa itong hazing na to? Alam mo, siguro since time immemorial, ano, when you talk about fraternities, ano, may mga initiation rites yan. At sa mga initiation rites, yun yung mga parang to test your loyalty to the brotherhood, to the fraternity. At yun yung mga binibigay nila mga challenges o mga pagsubok pag sasali ka ng isang fraternity. Slowly but surely, it started to deteriorate until it came to a point of violence na ginugulpin na nila yung kanilang mga fraternity brothers to the point of death. Or close to death as possible. And there is no redeeming factor in this. And I hope that people learn to be more human about this at mag-isip-isip naman ng tama na wag lang gagawa ng isang bagay dahil lang sa isang tradisyon. Dahil yun ang ginagamit na rason ng mga fraternity members ay tradisyon daw yan, kaya kailangan ituloy. Walang tradisyon na kailangan ituloy. Kailangan pag-isipan kung ano ba itong mga tradisyon na to at kung bakit kailangan itigil ang tradisyon. Sana talaga dahil dito, matauhan itong mga fraternities na to na itigil na nila itong practice nila o tradisyon nila ng hazing at paggugulpin ng kanilang mga brothers. At may narinig nga ako na parang kaya daw ginagawa to is to prove your loyalty, that you're willing to die for your fraternity or willing to die for your brotherhood. Hindi naman ibig sabihin kailangan natin dalhin sa point ng mamamatay na para mapakita na willing sila to die. Anong klaseng pamilya yan na gugulpin mong isang brother mo hanggang to the point of almost death na yung iba nga namamatay na? And I hope din, ano, kung may nanonood ng video na to na member of any fraternity, sana talaga talk to your fraternity brothers and tell them na, guys, itigil na natin, gumawa tayo ng bagong tradisyon. This is not necessary, it is inhumane, and it's just absolutely barbaric. I'm a member of a fraternity in Canada and we don't have hazing practices. We have initiation rites but there's no hazing. Dito lang sa Pilipinas, naririnig ko yung mga ganyang karumal-dumal na mga pagpatay ng mga tao in the name of the fraternity. And I think one of the reasons na siguro feeling ng mga fraternities is they're protected is meron kasi silang mga brothers na lawyers o mga part of the government na mapoprotektahan sila, na hindi sila makukulong. Siguro yun ang rason, kaya ang lalakas ng loob nila. Hindi ko talaga maalam kung ano pang rason ko ba't nila ito ginagawa eh. To begin with, I don't even see why people would do this, want to hurt another human being, let alone want to hurt them to the point of death, to the brink of death. I really hope na kung nanonood ka ng video na to, na mapag-isipan mo talaga kung ano yung mga tama at mali sa buhay at ano yung mga tamang mga traditions na kailangan ituloy at mga traditions na kailangan itigil. And definitely, hazing is one of them. And I really hope na may hustisya dito para sa pamilya ni John Matthew Salilig and for all the other hazing victims out there. Yan ang katotohanan.